Welcome back mga kwentuhan, nandito na naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. So ngayon po pag-usapan naman natin, no? Ano nga ba talaga ang duties and responsibilities ng isang safety officer? Ano nga ba talaga yung mga dapat nating trabaho sa isang workplace? Tayo ba ay tagalinis lang ng workplace? Tagasitalag ba ng hard hat? Ano nga ba talaga yung trabaho natin, no? And base po doon sa sinasabi sa ating OSH law, sa Department Order 198-18. Again, ako po ulit si Reg Pasco. Hayaan niyo po akong i-share ulit kung ano po ang nalalaman ko tungkol sa topic na to. Tara po, magpintuan po tayo. Okay. So, alam naman po natin, no, na meron tayong tinatawag, no, na Department Order 198-18 or yung Republic Act 11058 o yung mas kilala natin sa tinatawag na OSH law or the Occupational Safety and Health Law na pinapa-implement po, no, wherein lahat po ng nasa private sector, no, must comply. Okay? So, isa po sa mga nakalagay dito is may apat po na functions, again, based sa OSH law, ang isang safety officer. Okay? So, isa-isahin po natin yun, no? So, first function ng isang safety officer, no? To oversee the overall management of the OSH program in coordination with the OSH committee. Okay? So, alam naman natin, no? Na isa rin po sa mga requirements ng bawat establishments, regardless kung ilan ang manpower ninyo, okay? Kung ano man kayong establishment, kayo ba low risk, medium risk, or high risk establishment, no? Lahat po kailangan mag-comply dun sa tinatawag natin na safety and health program. No? So lahat po kailangan gumawa at mag-submit nito. Okay? Wherein sa safety and health program, alam niyo naman, nakalagay lahat dyan kung ano yung procedures and guidelines natin pagdating po sa pagpapa-implement ng health and safety. Ngayon, kung para po mas mabigyan po kayo ng guide, ano ba naman ang safety and health program talaga, panoorin niyo po, no, isa po nating ginawang video, no, about some tips, no, kung ano ba yung mga maaaring nakalagay sa safety program. Okay? So sinisigurado po, no, ng isang safety officer na yung nakalagay sa safety program, yung pinangako natin na gagawin natin sa safety program, yung ikinumit ng company owner na nakasulat sa safety program ay nangyayari at napapa-implement sa workplace. Okay, hindi po pwede na yung nakalagay sa safety program ninyo, nakatabi lang yan, naka-file lang. Okay, dapat yung sinabi natin doon, nangyayari. In fact, no, si Dole po, pag nag-audit yan sa inyo, isa yan sa pwede nilang gawin. Hanapin yung safety program ninyo and i-check kung yun bang mga sinabi natin gagawin natin doon, nangyayari ba talaga sa workplace. Okay, so ngayon ang tanong, nakita nyo na ba yung safety and health program ninyo? Okay, nakita nyo na. Binukulat nyo ba ni minsan? Chinek nyo ba kung minsan? Okay, bakit? Kasi kailangan natin basahin yun. Bakit? Kasi nga po, yun yung ating dapat masigurado na napapa-implement. Yun yung trabaho natin, number one. Nasiguraduhin kung ano yung pinangako mo sa safety program, nangyayari sa katotohanan. Okay, hindi po siya plano lang, hindi po siya dokumento lang na inaproban, na-receive ng dole, okay na. Dapat yun may action. Okay? And hindi naman tayo nag-iisa dyan, no? Katulong po natin, no? Kasangga po natin yung ating Safety and Health Committee. Alam naman natin yun na every workplace, no? Bawat workplace required na meron tayong Safety and Health Committee. Okay? So, kasangga po natin sila dyan sa paninigurado na again, kung ano man yung nakalagay sa safety program, nangyayari po, no? Sa actual, sa ating mga workplaces. So, second function po ng isang safety officer, again, based sa ating OSH law, okay, frequently monitor and inspect any health or safety aspect of the operation being undertaken with the participation of supervisors and workers, okay? So, very simple po, no? We have to conduct inspection, okay? So, dapat po talaga mag-conduct tayo ng safety inspection. Okay, so huwag kayong mag-alala, gagawan din po natin ng video, no? Ano ba yung mga dapat paghandaan, ano ba yung dapat gawin, no? Pag nagsisafety inspection, okay? So kailangan natin mag-inspect, okay? Ako po, regardless, no, kung low risk, medium risk, high risk, mas gusto ko nag-inspect daily. Araw-araw, no? Kasi ang hazard, nandiyan yan araw-araw. And again,
wala pong workplace na zero hazard. Lahat po ng ating mga workplaces, meron po yung hazards. Okay, hindi po mangyayari na sabihin nyo, opisina lang to, computer lang ang laman dito, tables lang. Lahat po may hazard. In fact, kahit na pina-implement nyo ng control measures, meron pa rin yung risk, hindi yan nawawala. Okay? So again, trabaho natin yan. Bakit? Ano bang main goal natin ulit? Diba? To ensure na zero injury, zero illness, zero fatality. Yun pa rin yung main goal natin eh. Okay? Eh ngayon, para masigurado yon, we have to identify the hazards. Kasi sila ang cause ng accident. So kailangan makita sila and magawan agad ng paraan. Ngayon, one of the ways para makita sila, masigurado na walang injury, walang illness, walang fatality, magawan agad ng paraan, is mag-conduct ng safety inspection. Okay? So again, mas preferred to daily. Ngayon ang tanong, sa isang araw, ilang oras ba ang dapat mong ibigay sa safety inspection? Okay, actually walang tamang sagot doon. Nasa inyo po yun. Okay? Huwag nyo lang kakalimutan no, na meron pa tayong ibang kailangan gawin. No? Kailangan nyo pang mag-conduct ng meeting, ng trainings, gumawa ng reports. Okay? Marami pa tayong gagawin. But then again, this must be done on a daily basis para po sa akin. Okay? So, mag-conduct ng inspection, pangalawang function daw po ng safety officer sa workplace. Okay? Pangatlo, okay? Assist government inspectors in the conduct of safety and health inspection at any time, no? Whenever work is being performed, meaning may activity, no? Or during the conduct of an accident investigation, no? By providing necessary information and OSH reports as required by the OSH standard. So meaning, pag may pumunta po sa atin, no, na inspector coming from the government, pwedeng DOLE, pwedeng DNR, no? Pwedeng BFP, LGUs, and even barangays, no? Tapos ang purpose ng pag-visit nila is somehow related po sa safety and health. Okay? So kailangan natin silang i-assist. Kailangan nating humarap sa kanila. No? Lalo na po pag may accident sa workplace. Tapos pupunta sila, tayo po talagang haharap sa kanila. Bakit? Tayo yung point person sa safety ng ating workplace. Tayo yung representative ng workplace natin. So, hindi po pwedeng nakatago po tayo pag nandyan sila. Again, lalo na pag ang purpose ng ikot nila, safety and health inspections. Okay? So, tanggalin nyo na po yung hiya dyan. No, nakaka-intimidate, lalo po pag bago tayo, tarating yung government, papagalitan ka. Diba? Okay? Pero again, huwag nyo pong i-take na negative pag kayo po ay napagalitan ng konti or nasita ng konti. Alam nyo, in fact, grab the opportunity. No? Pag nandyan po sila, lakasan nyo yung loob nyo. Lumahapit po kayo, magtanong kayo. Oh, good morning po, good afternoon po. Ma'am, sir, ano po bang nakikita nyong mali para po ma-improve po namin? Kahit pagalitan ka nyan. Bakit? Kapalit nun, matututo ka. Imagine ang nagsasuggest sa'yo, ang nagbibigay ng pointer sa'yo, inspector mismo. Yun mismo yung trabaho niya. So matatandaan mo yun, dadalhin mo yun habang tumatagal ka sa safety, nagkaka-idea ka. Okay? So again, huwag pong matakot, no? But of course, you have to be ready na anytime pwede sila pumunta. Ano ibig sabihin you have to be ready? Siyempre kahit papano, alam mo yung workplace mo. No? May mga files ka pag hinanap. Okay? Baka naman po kasi mamaya, dumating yung government inspector, tinanong ko eh, nasa ilan ba manpower ninyo? Ni wala kang alam. Ano-ano ba mga activities nyo ngayon? Di mo alam. O, hindi pa pwede yun. Okay? So, you have to be ready na anytime pwede silang pumunta. May aksidente o wala, pwede silang mag-random visit sa workplace natin. Again, be ready lang po. Make sure, di ba? As a safety officer, alam mo yung area mo. May estimate yan ng tao. Ano-ano activities. Okay? And of course, may mga files ka na kahit papano nakaprepare. Okay? So, again, wala tayong option dito. No, kailangan nyo pong harapin, no? Ang ating mga government inspectors, okay? Pag dumadating po sila sa ating mga workplaces. Okay? And last po, no? Last function ng isang safety officer, according sa ating OSH law, to issue the WSO or yung work stoppage order when necessary based on the requirement and procedures provided by the OSH standards. Okay? Binigyan po tayo ng power and authority na makapag-issue po ng work stoppage order. Ano ibig sabihin nung when necessary? Any situation po, any activity
na alam po ninyong pwedeng may mamatay anytime. Or pwedeng magkaroon ng serious injury. Okay? Or pwedeng magkasunog. Pwedeng may sumabog. Yung ganong katitindi. Okay? Huwag na kayong magdadalawang isip. Work stoppage order po pati. Again, protektado po tayo ng batas na to, no? But make sure you have to follow the correct procedure. Again, may sarili po tayong video na ginawa dyan. Pwede nyo rin po ulit i-check. Okay? Pero again, paano ba magpa-work stoppage? Number one, no? Make sure pag nagpa-work stoppage ka, alam nung grupo na pinahinto mo bakit mo sila pinastop. Huwag na huwag kang aalis doon nang hindi nila alam ba't mo sila pinahinto. Kasi uulitin nila activity. Gagawin nila yun, hindi nila naintindihan eh. Never assume na alam nung grupo na yon ba't mo sila pinahinto. Okay? Number two, make sure nakapagbigay ka agad ng recommendations. No? Oh, sir, ma'am, siguro ganito po yung gawin natin. Ang tulungan po natin para makaresume po kayo agad, no? And again, no, tayo mga safety officers, no? Ang tingin nila sa atin kasi ano, sagabal sa trabaho. Kasi nagpapahinto. Then actually, baliktad. Ayaw natin magka-aksidente kasi baka lalong mas malaking sagabal yun sa trabaho. Again, dapat lang ma-explain ng tama yan sa workers and of course sa supervisors. And last po, pag nagpo-work stoppage order tayo, lalo malalaking activity, never forget to inform kung sino man ang overall in charge. Huwag niyo pong kakalimutan. Laging dapat nasabihan siya. Bakit? Ba't kailangan alam ni overall in charge? Again, siya po ang kinikilala ng batas natin na overall implementer ng safety sa workplace. So, dapat alam niya. Okay? So, our fourth function, no? Tiwala po ang DOLI sa atin. Binibigay sa atin yung authority. Binibigay sa atin, again, yung tiwala nila na hindi nila kailangang pumunta, okay? Or hindi natin sila kailangang hantayin para lang magpa-work stoppage order. Tayo na mismo sa workplace natin. Pag alam nyo, may imminent danger, sobrang delikado, pwedeng may mamatay anytime, stop muna yung trabaho. Okay? So yan po, no? According to our Department Order 188-18, ang apat na major functions natin as a safety officer. Tanong, yan lang ba yon? Actually, marami pa. Okay? Pero karamihan kasi nung na-discuss natin is nailagay na rin po doon sa first function. Okay, na masiguradong nangyayari sa safety program. Ba, nasa safety program niya, di ba? Mag-conduct ng inspection, nandun na rin naman nila. Okay? So, that's it. Okay, so again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung gusto niyo po yung mga ganitong klase ng mga videos, okay, so please check nyo lang po, no? Iba pa natin mga videos dito sa mga kwentong safety and sana po, don't forget to subscribe and share nyo po ito, no? Ang target po talaga natin is matulungan po yung mga bagong safety officer. Okay? So again, ako po ni si Reg Basto. Salamat po ulit. Ingat po kayo.